Brothers on the Wheels. Ibablog ko yung biyahe ko para yung mga taga-Olongo po at taga-Sambales may idea kayo pag hindi kayo dadaan ng NLEX dito sa MacArthur Highway. Halimbawa, magmamaneho kayo ng nakamotor lang below 400cc. Siyempre, hindi tayo pwede sa NLEX, no? So, dadaan tayo ng MacArthur. So, ayun, papakita ko sa inyo kung yung mga dadaanan doon. Or halimbawa, nakasasakyan kayo, nagtitipid kayo, ayaw nyo mag-tollgate dahil mahal din yung tollgate. Yun din ang dadaanan nyo, mga brad. Bago tayo mag-ride, dadaan muna tayo sa GVS Graphic Service para kunin yung mga t-shirt at saka sticker na pinaprint ko. And then, ride na tayo. Okay? Ayan. So ayan mga brothers on the wheels, nandito ako ngayon sa GVS Graphic Service, no? Para kinuha ko yung t-shirts ko and then yung sticker. And then, promote ko na rin kasi tropa ko sa si Jers, yung pinaka-negosyo nila. So si Jers po isa sa mga owner ng GVS. Jers, invite mo yung mga subscriber natin niya kung ano yung mga service na meron kayo. Marami tayong services, no? Iba't ibang klase ng signages, either and other signages. Lahat ng klase ng printing, lahat ng klase ng fabrication, signages, kaya nito. Si Sir Art, matagal na namin kasama to, so please subscribe to him. Lahat kayo, invite yung friends nyo para mag-subscribe, like, and then share na rin ng ating mga services dito sa GVS. Thank you guys. Okay, mga brothers on the way, narinig nyo, kung kayo ay malapit dito sa Dapo o taga-Olongo po, Sambales, at naghahanap ng ganitong service sa GVS, no, sa graphic service, eh punta na po kayo dito. Ayos po ang service nila at reasonable ang price. Okay? Kala ko sinong gwapo eh, sabi ko, kaya ko to ha, ang ganda. Pinawa kita. Pinawa kita. Oh, camera. Eh, nagbablog ako ngayon eh. Nag-YouTube ka ba, sir? Oo. Sige, message ko sa yung channel ko. Pero hanggang saan biyahe mo, Sir Joel? Hanggang saan biyahe mo? Aros na ako eh. Sige, sabay na tayo. Una ka, sir, para makuhaan kita. Well, I'm very happy. Nakasabay ko si Sir Joel Castillo. Siya rin sa mga Rusik na security owners dito sa Olongo po. Well, nag-ride kami dito sa Sigsag papuntang Bataan. Once again, salamat ulit Sir Joel and safe ride. Oh, mga brother, nandito na tayo sa Bataan. So, lagi ako dito nag-i-stop over eh. Kasi gusto ko yung view, tsaka gusto ko yung daan. So, kung ikaw eh, mahilig tawag dito, rumatrat at mag-high speed, mag-gauge kung anong mga tawag pa dyan, eh dito, okay dito mga brad. Dito sa area ng Bataan. So, mga brad, brothers on the beach, nandito ako ngayon sa Bataan, no? Mag-stop over. Nakapagod yung maneho eh. And then, yun, refreshment muna ako. Ayan. tapos malapit na tayo dun sa Last Stand Memorial, World War II. Pakikita ako sa inyo doon. So, una tayo doon kakaliwa. So, hindi ako kanina nakapag-talk eh. Dire-diretso na tayo kanina, diba? So, yun, pagka galing kayo ng Olongo po or Sambales, pagdating nyo ng Olongo po, dire-diretso lang mga brad. So, main road lang kayo, no? So, dire-diretso lang. May zigzag yan. Pinakita ko naman, pinakita nyo naman kanina yung ride, no? So, nakasabay ko pa si Sir Joel. So, yun, hanggang dito yan sa World War II Last Stand Memorial. So, pagdating dito, kakaliwa kayo. So, papakita ko yun. So, recess lang ako. So, yun mga brad, nandito na tayo sa Last Stand Memorial World War II Monument. So, ito yung una yung kakaliwa. Medyo maingay lang mga brad. Ayan, papakita ko sa inyo. So pagdating dito mga brad, galing kayong Olongo po, kakaliwa na kayo. So papunta na po ng Lubao yan. Yan, tapos papuntang Guagua and then San Fernando na po. So pagdating doon sa San Fernando mga brothers on the wheels, meron tayong intuan doon eh. Bago mag-arco ng San Fernando, kakanan na tayo. So papakita ko rin. Kumanan po kayo mga brad, papunta na pa yung papunta ng Bataan yan. Yan. So pagkaliwa naman, Papampanga. So yan po, no? So dito ako galing. Yan, so kita niya na, no? So tara, kakaliwa tayo dyan.
So ayan mga brother, marami pa rin kamote hindi hindi nasunod sa mga stoplight, no? So konting diferensya lang, yan ang problema sa ating karamihan sa ating mga Pilipino. Hindi, walang disiplina, no? So kaya hirap tayong pasensya sa buhay, no? Mga brad ka, uminto ako sandali, kala ko nalaglagan ako ng tornilyo. So pagka ganito, check muna natin yung motor kung kompleto pa siya. So okay ba tayo lahat, swing arm, mga tornilyo, engine support. So siguro may nadaanan lang akong tornilyo, kaya kala ko umano sa akin. Buti tangina, hindi tumusok sa akin yun ah. O hindi umano sa gulong ko ah. So, pagka ganito talagang long ride mga brad, no? So, doble ingat tayo, no? So, maging defensive rider tayo. Okay naman, no? Dumi lang. Car wash na lang. Okay naman. Sa unahan. Wala naman problema. So, tara, ride tayo ulit. So, again, dito lang kayo sa main road mga brad, no? So, nasa Guanggo na tayo. Pasagtan na andun na tayo. So main road lang tayo, dire-diretso lang to. So ang advice ko dito, kung magbibiyahe kayo mga brothers on the wheels, kung galing kayo sa Talos at Olongapo po, maigim, magbibiyahe kayo maaga. Kasi pagka hapon, maaabutan na kayo na rush hour. So mas maigim pagka madaling araw kayo aalis doon. So basically, dire-diretso, magkaray. Brad, nandito na tayo sa San Fernando. Yan yung arco nila, oh. Ah, makikita nyo. So, bago tayo dumating dyan, kakaanan na tayo dito sa Magligman Road. Tama ba yun, oh? Capitol Road. Yan. So, makikita nyo rito yung Rotary Villa de Bacolor. Yan. And then, yung arco ng San Fernando. So, yan. Pag dinerecho nyo yan, pa San Fernando na po yan. Pa-index yan. Nandyan na po yung SM San Fernando. And, alam po, Ayala, ano ba yun? Iba pang malls, hindi ko na ano eh. So dito, kakanan tayo. So ito yung pinaka landmark po, yung Lewana Drive, no? Kakanan tayo dyan papuntang Apalit. So ito, magbibideo ko dito para makita nyo, kasi ito na yung pinaka tricky part eh. Itong mga parang shortcut na to. So ayun. So tara, samahan nyo ako para at least magkaroon kayo na idea pagka papunta kayo ng Maynila. MacArthur Highway na to, no? Papalit na, no? Yeah. Tapos dire-diretso na to pa Bulacan, tapos Manila. Okay, sige, sige. Tama yung sa mapa. Salamat po. O, yun, mga brad, narinig nyo daw. So, kinumpirm ko lang, eto na, apalit na daw to. And then, dire-diretso na to pa Bulacan. So, meron tayo dun kakananan, eh. So, yun na yung huling landmark para hindi kayo maligaw. So, mag-i-stop ako dun, and then, magtutok ulit. Yun, tapos sasamahan nyo ako. Brothers on the wheels, no? At nandito na tayo ngayon. So, kakanan tayo dito. Pag nakita nyo na po itong NLEX, Balagtas, and City Marilao, no? Kakanan na po tayo dito sa Balagtas, no? Ayan po yung pinaka-landmark niya, no? So, ayan po. May makikita kayo dyan na Rotary. Ayan yun. The four-way test Rotary yan, no? So, pasensya na mga brother. Gabi na eh.
So, kinatok na tayo ng oras, nawala na tayo ng araw. So, ayan, no? So, pero yun pa rin, no? Pinipilit ko pa rin i-share sa inyo yung biyahe ko para magkaroon kayo ng idea. Pagpupunta kayo ng Manila, no? Yung mga galing sa Olongapo at saka Zambales. Ayan, no? So, ito yung pinakalamit na, ayan. Pag nakita nyo na yan po, kakaanan na kayo ng balagtas. And then, dire-diretso na yan, mga brad, no? Hanggang Magkalooka, no? So, ayun. Okay, and then, sige, uubusin ko na itong battery para at least, no? Yan, mga brothers on the wheels, nandito na tayo sa Balintulena City.